Hello mga kabiso, ngayon naman tuturuan ko kayo kung paano magluto ng beef broccoli. Bali, yung unang step, pressure cooker ko muna yung beef na gagamitin natin with salt and pepper para malambot na siya pag niluto natin. So, ang ginawa ko ay bumili ako ng worth 100 pesos na beef sa palengke, 1/4 kilo siya, and then nag-mince ako or naghiwa ako ng garlic na pino, siguro mga 8 cloves of garlic to. Kung mapapansin nyo mga kapiso, ang dami kong hiniwang garlic kasi mas gusto ko yung beef broccoli na mas marami siyang garlic kaysa onion. Same procedure or same ng hiwa lang din yung small onion natin. So, isa lang yung gagamitin natin. You can use white onion pero ako ang ginamit ko is red onion dito sa recipe na to. Hiwain lang din natin siya ng pino katulad ng ating garlic. Tapos, kinuha ko na yung ating broccoli. Itong broccoli ay worth 75 pesos sa palengke. Ang kukunin ko lang dito ay yung mga florets niya. Pero you can also add or hiwain din pati yung stalks niya or yung stem ng ating broccoli. After hiwain ang ating broccoli, pwede na natin i-marinate ang ating beef. Naglagay lang ako ng 4 tablespoons of soy sauce. So, i-mix lang din natin siya para lahat malagyan or evenly malagyan. And then, we can now add our cornstarch. At first, 2 tablespoon lang muna yung nilagay ko and then mix it again. Cornstarch yung magpapalapot sa ating sauce mamaya. Tapos, nag-add ulit ako ng 2 tablespoon of cornstarch para mas malapot yung sauce ng ating beef broccoli. Now, pwede na tayong mag-start mag-saute sa ating pan. 1 to 2 tablespoon of oil. Basta yung tama lang panggisa. Kapag mainit na ang ating pan, we can now add our garlic para isaute. Tapos kapag medyo nagbabrown na siya, you can now add your onions. Tapos kapag medyo lumalabas na or nagiging transparent na yung ating onion, pwede na nating i-add yung ating meat. You can use any meat naman. You can use chicken or pork. Pero itong ating recipe ay beef broccoli, so beef yung gagamitin natin dito. So, igisa lang natin yung ating marinated beef. And then now, we can add our oyster sauce. Siguro mga 2 to 3 tablespoon of oyster sauce. And then after, haluin lang din natin siya. Tapos, pwede na tayong mag-add ng water. Depende sa inyo kung gano'ng karaming water yung ilalagay ninyo. Kung gusto nyo mas saucy or mas malapot, kaunting water lang, siguro mga 1/2 cup of water. Or kung gusto nyo naman ng medyo may mas maraming sarsa, you can add 1 cup of water. Tapos, lagyan nyo na rin ng paminta and asin. Salt is optional kasi maalat na rin naman to because of the soy sauce and the oyster sauce. And then, i-mix lang ulit natin. And then now, we can add our broccoli florets. So, nilagay ko lang siya dyan sa top. And then, I will cover it to simmer for about 1 to 2 minutes. Or at least, lumabas yung magandang kulay ng ating broccoli, which is this one. So, medyo natuyo yung ating beef broccoli kanina. Nag-add ako ulit ng 1/2 cup of water dito para mas lumabas or maging saucy yung ating beef broccoli. So, tikman natin. So, ayan, okay na ating beef broccoli. Yun lang. See you on the next one. Bye!